Sabi niyo, Blazers with the 8-point advantage. Ito to have you with us. Martin Javier, Prince Rivero, may Kailang in the now, completing the broadcast team. Sanchez, wow, denied up top by Coho Cruz. Sinubukan niyang kunin ulit sa kabila eh. Pero sinuwerte ka na nung una at na-finish mo, huwag ka naman na umulit. Sabi nga naman ng Perpetual Atlas. Na-check na ni Coho Cruz yun. So, Prince, first quarter natin, Benioth was able to establish the lead. Anong kailangan gawin dito ng Perpetual on the defensive end to prevent that? Alam mo, yung Perpetual, okay sila defensively. Nasushoot lang talaga ng Benioth. Ang problem nila naman sa offense, hindi nila mashoot yung mga baskets kahit na nasa harapan na nila. Ang dami nilang second chance points na nakukuha nilang mga offensive rebounds pero hindi nila ma-convert. So kailangan lang talaga nila i-take care of yung mga little things. Especially yung mga malalapit na tira. That's right. They've had numerous chances to sa ating laban. Talking about the Perpetual Altas. Travel ang tinawag dito kay Elsano. Good decision for Sampo to let that one go. Look at the shooting here so far. First quarter natin. Altas shot at 20%. Only 4 shots made. Benil doble. 8 out of 20 for 40%. So, that's been the difference, Prince. Pero yung aggressiveness again, babanggitin ko. 1 out of 9 na. Yeah. Ang Benil Blazers from beyond the arc. And by being aggressive ngayong umpisa pa lang, again, ulitin ko lang, yung numbers. Importante yung numbers sa isang game. And merong percentage ang bawat team pagdating sa mga ganyang bagay. And sa tingin ko, kaya maaga nilang inumpisahan is para maaga rin nilang ma-reach yung numbers na yun in terms of 3 points. Okay. So, third foul on Eman Pizarro. So, first big man ni Coach Olsen getting into foul trouble here. For the Blazers, both teams actually getting a share of offensive rebounds here in our first half. Pero yun nga, Benil ang nakaka-convert. Justin Sanchez to the free throw line had 14 points in the previous game against EAC. Siya yung best player of the game natin and he was very happy to break out of his personal slump. Sabi niya kasi, Kuya, first 2 games ko, medyo nag-struggle ako, so masaya ako na nakakuha ko na yung rhythm ko. Extra pass to the corner. Boral backs up and drains the triple. And may mga players na ganun talaga. No? Kapag hindi ka nagkaroon ng magandang umpisa, magsa-struggle ka talaga sa game. Pero pag naman nagkaroon ka ng napakagandang start, ramdam na ramdam mo yung init ng player na buong game, talaga na siya mismo yung gagawa. That's right. Both teams alternating baskets. Gabi Cometa is on the move. What a pass. Sanchez on the finish. Justin Sanchez will give Benil their first double-digit advantage. 23-13. We go to this timeout on the floor by Coach O. Almost a steal. Actually, he completes the steal. Paeng Are! Bumitin sa ere! Paeng Are! Wow. And one. May deflection dito mula kay Are. Kondisyon, nahabol. Buhat bantay. Hang time, you know? Ang tagal sa ere. Hintay muna bumaba. And may kasama pang season 100 on Heart of Asia. This was the, I would call that a step back three by JP Boral. Pero pinawi agad-agad sa kabila. Cap Cometa finding Justin Sanchez who now leads the Blazers with 6 points. Instant offense, 6 points in just 6 minutes of action. And now, we go to our second quarter report. Nandito, nakaantabay si Mikayla Mindanao. Mikayla, go ahead. Going against his limit. Ito ang ginagawa ni Christian Pagano for his team as he wasn't able to fully recover dahil nagkasakit siya kahapon, Prince and Martin. And now, ang sabi niya nga, ang mindset niya lang is na kailangan siya ng team ngayon more than ever. Ang bilin lang naman ni Coach Olsen sa kanila is kailangan natin i-maximize yung limited rotation na meron tayo dahil the Benizes, yung Benil din mayroong deep rotation with promising players. So now, kailangan natin kunin to with what we have no matter what. Balik sa inyo, Prince and Martin. Thank you so much.
Mikayla Mindanao with a report from the Perpetual Altas. And, you know, they can't let this one slip away. Dahil pinakita na nila sa atin, nakipapuri itong team na to to hang around with the best of the best. But Justin Sanchez is starting to create a separation for Benilde. 8 puntos na para kay Sanchez sa first half. Sinabi ko sa iyo kanina na may mga klase ng player na pag nag-init sa umpisa, tuloy-tuloy na yan. And I think Sanchez is one of those players. Okay, ito na. This time he saves it to Jome Lancheta. They swing it to Enod. Tony, who is back on the floor. Pull up three. Kaboom! Tony Enod with a confident looking shot right there. 7 points now for Tony, and all of a sudden, it's a 15-point lead for the Blazers. Pinag-usapan natin kanina yung percentage ng bawat team pagdating sa mga ganyang bagan, and I think lumalabas na yung pagiging aggressive ng Binil nung first quarter sa tira nila sa labas, kasi ngayon unti-unti na nilang nakukuha yung percentage na yun dun sa labas. Ito muna yung kanaw ni Justin Sanchez. Pero ito si Tony Enod, oh, backing up and pulling up for the triple. That's what changed for Tony this year. Dati yun, ipinapaasa pa niya. Yes. Pero this season, meron siyang mga ganun na, sige, I'll take it one-on-one. I'll take my shot from here, off the dribble. Alam mo, isa sa mga napansin ko sa mga players ngayon is sobrang sipag nila when it comes to skill work. And marami rin coaches ngayon na mga bago na yun talaga ang pinafocus nila. And I think isa yan si Enod sa mga players na masisipag mag-skills, kasi nakikita ko siya sa mga stories ng ibang coaches at ng mga iba ko rin teammates before. And sa sobrang laking bagay nun, dahil na-apply din niya sa game, sa klase ng laro niya, syempre point guard siya, kailangan niya ng mga ball handling na skills. Sayang yung tira doon ni Marco Hongros. Ancheta mirrors it, but is tripped by Orgo, who nailed the triple earlier. And napakadaming contact, ano, from this side to the other side. And both teams starting to be aggressive, of both offensively and defensively. Aliniwag is back in the game. Kantang abang ng veteranong si Sean Orgo. On the sidestepping, Jome Lancheta just couldn't track it down. Matthew Oli is in the game for the first time. Nagbabalik si Liwag. Jome Lancheta. Lancheta. Kabam! Lancheta, his turn to light it up. 7 points off the bench. Instant offense as well. Itong si Jome Lancheta. Leaner will not work for Goho Cruz. Matthew Oli collects it. Ancheta is on the move. Oh! Ancheta got away! Wow! It was the ball fake. Alam mo yung term na magic bunot? Yan yung mga klase ng player na pag binunot mo, bigla na lang puputok yung laro. Jome Lancheta now with 9 points. We have to look at that play again. Face-up jumper is made by John Addis. Meantime, 5.5 to go. Benilde is starting to run away with this one. 33-18. Hamat muna tayo. Backcourt pressure, which kilalang kilala talaga tong team na to dyan sa ganyang depensa. Ryan Sahonia, his first shot as a Sunbetter Red Lion in the NCAA. The best shooting three-point team in the NCAA. Sahonia, baseline drive. Sahonia, short. Sahonia! Wow! Parang napanood ko na yung move na yun. Galing sa'yo. Naban, the Blazers are rolling right now. Right behind the personal onslaught of this guy. Jome Lancheta faking out the pass, faking out the defender as well, on his way to the basket. 5 straight points for Jomel, 9 points in total, 4 out of 5 from the field, with a rebound and an assist. He has been spectacular here in the NCAA.
and he has found his home with Benilde. And kahit sinong player naman, ano, kung pagpasok mo tapos ganong kataas yung numbers na ma-provide mo para sa team mo, mapapagod ka talaga eh. Bigyan natin siya ng time. Magpahinga muna ngayon. And this is the luxury of Benilde. They have a very deep team. So, pagpasok ng mga players si Coach Charles, laging fresh legs at yan, may energy. Yan yung klase ng team na hanggang third five nila pwede mag-first five sa ibang teams. That's right. Tony, too strong that time, gets his own miss. Gets a long rebound right there. Dino at cross-course pass. Oli, step back three. That was contested. Oh, but the follow-up underneath by Eusebio. Right place at the right time. This is a very athletic player. Itong si Antonio Eusebio. Ooh. Boral, Oli getting tangled up. But the situation de-escalates right away. And the two players, nagkamay naman sila pagkatapos. Naka-read away lang. Naka-read away lang. Nadala lang talaga. Nadala ng emotion. Ito si JP Boran faking out Sanchez. And then Sean Orgo, this was to put out the fire. I think it was 2 points lang, no? Stepping. Oh. So, kaya 18 pa lang ang puntos dito ng Perpetual. Okay. Our referees are reviewing that. Yung extra activity between Oli and Boral. Let's check this one out. Boral trying to get away from Oli. Here's the spin pito coming na, up. May pito na dyan pa lang eh. Okay, ito. Oof! Yeah, okay. Pero nag-sorry naman silang dalawa. Sorry, sa isa. From that view, they might think about it. Kasi inilapit. Extra na talaga yung motion eh. Extra na. Inilapit ni Boral yung bola sa mukha niya ito ni Matthew Oli. Well, let's check this one out from a different angle. Ayun o. Oh, doon nakaiwas si Oli. Oh, they call okay. The tech. So, Boral getting teed up. It's a form of upgrade. Not to an unsportsmanlike though, but a technical foul on JP Boral. So a free throw coming up here for Tony Enot. Upon review, there was a technical foul on number 91, JP Boral, for unsportsmanlike behavior. He was shooting the technical free throw is Winston Enot. Narinig natin sa barker called for the technical foul for the unsportsmanlike behavior. So, Benilde has doubled up on Perpetual here, 36-18. Pero alam mo yung pinaka-difference lang talaga dito sa game na ito na nakikita ko. Nasushoot ng Benilde Blazers yung mga malalapit nilang attempts, yeah. Mga putbacks nila, and yung tira nila sa labas. They're now at 25% sa outside shooting and sa loob naman masyadong mataas yung percentage sila sa 2 points with 11 of 15 to make that 12. Dagdagan mo ba? Tony Enot, rumaragasa sa kabina. And a lot of contact on the other side. Pagaran draws the foul but Enot is the first guy in double figures with 10 points. Dito sa ating laban, how about the sidestep? Now you see me, now you don't, flipping it up and in. Pagaran, sinalubong ni Oli. Oo, natanggal pa yung sapatos nitong ni Pagaran. Ni Oli. Sa lakas ng impact na yun, ito si Chris Pagaran. Sabi ni Mikaela kanina, our courtside reporter, he was sick yesterday, so... Hindi yata sa 100%. Definitely, kasi... Babawiin mo pa yung conditioning mo. Aside from adjusting to game speed here, that's why we are seeing an affected game neto ni Chris Pagaran. Lahat magiging apektado dyan, lalong-lalo na yung kanyang stamina. Yeah. Eusebio. Ball sailing out. It'll stay with the Blazers though. 14 seconds on the shot clock. With 14 to work with. A fresh 14 para sa Benilde.
Coach Charles on your screens, looking to go 4-0 in season 100. Torres, they swing into Liwang. Liwang, cross-court pass. Torres catch and shoot. That one rimming out. We have a foul here against Liwang. Slight push by Liwang on Nunez. Number 34, Alden Liwang. In second, 4 on the Blazers. Benilde is having... How many fouls does Liwag have? Alan Liwag, let me check. Has 2 fouls so far. Ayan. Kaya inupo na siya ni Coach Charles. Ano? 2 yeah. fouls na siya with 4 minutes 13 seconds left in the second quarter. At syempre, iniingatan lang din ni Coach Charles yung isa sa mga leaders niya para hindi na madagdagan yung foul and makompromise yung pwede maging depensa na meron siya. And he can afford that kasi laki ng abante nila dito, Prince. Tama. Sean Orgo. Goho Cruz slashes. Makes the layup. And one for Mark Goho Cruz. They need more of that from the rookie. Look at this. Crossing up Torres. And then slashing to the basket. MGC with a deuce. Grabe yung pagka-shifty niya doon sa move na yon. Isang jab step lang, nakuha niya na kaagad yung first step na napakabilis para papunta sa ring and to finish that with the end one. Yeah, that's apparently the first basket nito ni Mark Goho Cruz sa ating laban. First make in 6 attempts. Only short. Orgo tracks it down, outlet. Torres anticipating it. Eusebio, kaboom! Anton Eusebio extends the lead to 19. 41-22 for the Blazers. Second time na nanambak itong Binild into sa season 100. Orgo, wala. Off the side of the rim. We have a foul away from the basketball. It's going to be against the Blazers. Edson Serrano, penalty. Si Edson Serrano ang tatawagan dito. Edson Serrano. Ito na ulit si Sanchez and si Ancheta. Bumalik na. Although, with 2:57 to go, Sanchez has to be careful. Siya rin kasi, Prince, dalawa na yung foul. Warning on the Benilde Blazers for improper bench record. Yan isa sa mga pinag-uusapan namin last time ni Anton. Ano? Pagdating dyan sa mga fouls na yan, may mga klase kasi ng coaches and player na relationship na parang, Coach, tiwala ka sa akin. Hindi ko kukunin yung pangatlong foul ko. Okay lang ako na nasa loob. And may mga coaches naman na tinitake nila talaga yung risk na yun. Dahil tiwala sila sa player nila na, sige, iingatan naman niya, siya mismo nagsabi sa akin. Pero may mga coaches din naman na hindi natin ititake yung risk na yun. Oh, ipahinga mo na yan. Baka mapaano ka pa. Mamayang second half ka na lang ulit bumalik. Total, medyo sizable naman yung lead natin. May mga ganong klase ng coaches. Eto. Sinugal ni Coach Charles. Kasi siyempre, lamang siya dito. And hindi ka rin pwede baka siguro Ito sa first half natin, maybe hindi ma-shoot ng perpetual yung mga tira nila sa loob. Paano pag bigla nilang na-shoot na and binilt naman yung hindi maka-shoot. So kailangan nila ng players like Sanchez na kayang dalhin yung bola sa loob and to get those rebounds also and at the same time make those para hindi bumaba yung laman kahit ano mangyari. And Benilde continues to dominate the boards and make the putbacks. Boral misfires. Ancheta gets it. There's a push though underneath. Points in the paint natin. Look at the dominance of the Blazers. 26 points in the paint. Sanchez right bump. Missed here. Serrano right there. For the magic tip. Gab Gometa in the game now. Eto, tumawag ng horn si Coach Charles. Ancheta. Sanchez all day. Nope.
follow-up again by the Blazers. They really... Grabe yung offensive rebound. Yeah. Out-hustling Perpetual on the glass. Serrano with his second straight hoop. Goho Cruz. Another take by Goho Cruz. Parang he's the only positive for Perpetual here in the second frame. Look at this. Sanchez missed. But a lot of activities here. Eusebio tried. Serrano got it back. Third try works for the Blazers. This is now a 22-point advantage. Diyan po pasok yung gano'ng ka-importante yung second chance points. Ano? Perpetual, so far, dito sa first half, meron silang 17 rebounds with 7 offensive glass. Itong ating Benilde Blazers, meron na silang 26 rebounds with 9 offensive boards. Doon pa lang makikita mo na kung gaano kagusto nila na magkaroon ng extra possession. And out of those offensive boards, meron silang 11 converted points. That's right. And isa yun sa mga reason kung bakit ang laki ng lamang nila ngayon and at the same time, yung transition points. And the lead is 20. Eusebio, this time from the top of the key. No. Another offensive board and put back. Sanchez putting it in. 10 puntos na rin para kay Justin Sanchez. Boral, Manuel, Helizano rebound. Ito na si Goho Cruz. Corner shot, Helizano. Perpetual really could not buy a basket. Even with the numerous attempts, Ancheta! No. Goho Cruz gets it under a minute to go. Goho Cruz will take off. Fit. Hindi lang na shoot. Pero offensive rebound. Yun. Kinaliwa. Finally for Perpetual. That's Eman Pizarro. And Cometa with a pass inside. Serrano off the bank. And one for Edson Serrano. Who has been giving Benilde some quality minutes from the center spot. Serrano now with 6 points in the game. Roger Andoa enters for the first time. Replaces Antonio Eusebio. Bonus free throw for Edson Serrano. Edson Serrano, former San Beda Red Cub, did not suit up for San Beda because he was there during the pandemic years. Ang dami talaga nangyari nung pandemic, ano? Pero nabigyan naman din ng mga chances yung mga players natin na makapunta sa ibang schools nang hindi nababawasan yung playing year. That's right. Pizarro. Bounce pass underneath. What a nice backdoor. That's a two-man play between Pizarro and Montemayor. 50-29. Ancheta, step back, three. No. Sanchez, iaabot yung put back niya. Hold on. At the end of the half. Sanchez and Pizarro getting into it. 50-29. Sabi ni Sanchez. Blazer. Si Nico, o nag-iwan ng Sico, itong si Pizarro will, check it out in a bit. But right now, it's 50-29. We'll give you an update on that one. Halftime po tayo. 21 ang abante ng Blazers. The story of the first half through our highlights and numbers coming up next dito lang sa Heart of Asia. Now you're together.